Ang traffic sa Metro Manila hindi lang nakaka-stress kundi literal na nakamamatay. Malaking balita noong 2019 ang pagkamatay ng isang pasyente na dadalhin dapat sa ospital. Pero ang sinakyan nitong ambulansya na ipit sa traffic. Kaya si Mewo panay ang busina sa takot na mangyari rin ito sa kanyang sakay. Tabi mo! Ako. Sa likod kasi ng kanyang sasakyan, may isang matandang lalaki na umuungol. Ang lalaki kasi inatake. Emergency! Busina namin sa unahan, boss! Naatake, oh! Ngunit si Mewo, hindi driver ng ambulansya o kahit pa ng anumang ride-hailing app, hindi rin niya kaano-ano ang nag-aagaw buhay na pasahero. Pero nakasalalay sa kanyang mga kamay at manibela kung mapapaabot niyang buhay sa ospital ang matanda. Makaintindi na emergency, ano tapi? Paano nga ba biglang napunta sa ganitong sitwasyon si Mewo? Emergency! Tabi mo! Si Mewo, tattoo artist. Nitong Lunes, dumayo raw siya sa Bacoor sa Cavite para sa isang racket. Hi, hello. May schedule ako noon, 7 a.m. Pagdating namin dun, sobrang sikip. Habang pinaparada ni Mewo ang kanyang sasakyan, may nakasalubong daw siyang isang matandang lalaki. Nagkatingin na kami gano'n, parang, pero hindi ko naman siya kilala. Tuloy lang si Mewo sa pakay niya sa lugar. Nakalive ako, pagbaba ako. Hey! Hey! Nung biglang, hey! Ay! Parang may kaguluhan eh. Tapos nakita ko may dalawang babae doon na nakatayo. Natake? Pakadadaan lang nun ah. Kasya ba sa tricycle? Wala ka na sakin eh. Dito na lang kaya? Wala lang, atid natin. Akin na yung susi. Sabi mo dito na lang para komportable. Paglapit ko, nung nakita ko si tatay, labas na yung dila. Sabi ko, naku, ang delikado na to. Tara, tara. Kasi ang tanda ko sa ospital, hindi tatanggap pag wala kang pera. Umiiyak na ako kahit pakiramdam ko hindi kami aabot ng ospital. Natake, oh! Tabi mo! Kaya ako nagagalit doon sa mga sasakyan. Hindi man lang sila kumaliwa, kumanan, basta para silang walang naririnig. Para kay Mewo, hindi ito simpleng pagtulong. Hawak ako. Gusto ko kasi maisalba buhay ni tatay kasi naaalala ko yung tatay ko. Tabi mo! Lumaki si Mewo na malayo ang loob sa kanyang ama. Ang kanya raw kasing tatay Manulito, nalulong sa bisyo. Simula bata kami, adik tatay ko. Talagang naglalakad na ng hubot-hubad sa barangay namin. Talagang hindi ko naramdaman yung pagkakaroon ng father figure. Kasi ultimo picture namin dalawa, wala. Dahil dito si Mewo, maagang nagbanat ng buto. Pagka-graduate ko, stop ako eh. Merong bar doon, naghena-hena ako doon. Ang kinakapitan niya, ang mga alaala ng ama, kung hindi ito lulong sa droga. Nung nakaipon ako, nakabili ako ng machine. Sabi niya, subukan mo nga sa akin yan. Tinatuan ko siya. Kalaunan, sa tulong ni Mewo, nagbagong buhay naman daw ang kanyang tatay Manulito. Nagulat ako na biyahe na siya ng jeep. Pag galing niyang biyahe, may dala ng bigas, may dala ng ulam.
Pero taong 2013, ang kanyang ama, bigla na lang daw nahirapang huminga. Ma'am! Papa mo! Hindi mo alam kung tulog o ano, pero nakita ko, umihi, binuwat namin. Sa sobrang bigat niya, laylay yung puwet niya eh. Ang kanyang tatay Manulito, inatake na pala sa puso. Ni-revive. Wala na, hindi na ano. Nagbabago na siya, saka naman siya nawala. Busi na kami sa unahan, boss! Natake, oh! Ang sarap kasi ng may tatay. Ako, tatay ako, apat anak ko. Wala akong mahingaan, mahinga na pagod na ako, yung ganun. Kaya ako, sabi ko, na nararamdaman ko noon, para ko siyang tatay. Tabi mo! Ang utak ko noon, hindi ko inisip na hindi ko siya kamag-anak. Wala akong inisip na ganun. Kaya kung makikita mo sa video, yung galit ko, yung ganun. Iyak tuloy ako. Eh, seryoso talaga. Ang panalangin ni Mewo ngayon, kung hindi niya naisalba ang kanyang ama nung nasa bingit ito ng kamatayan, sana mailigtas niya ang buhay ng isang estranghero, si Tatay Arturo. Dating driver si Tatay Arturo. Ayun lang ang binuhay namin sa aming apat na anak. Close siya sa mga anak niya. Pero katulad ng tatay Manulito ni Mewo, meron din daw itong bisyo. Isang kaha, sigarilyo araw-araw. Katunayan, hindi raw ito ang unang pagkakataong inatake si Tatay Arturo. Pangatlong stroke, umiiyak na ako kay pakiramdam ko hindi kami aabot ng ospital. Mga hindi din emergency, ayaw tapi. Natake. Samantala, makalipas ang halos 10 minuto, sina Mewo, ligtas nang nakarating ng ospital. Ay, laban lang ha. Andito na. Wala na akong maisip, kaya naninervyos na ako. Nangihina na pati tuhod. Tinulungan ako ng bata. Ang tawag namin doon, ischemic stroke. Sa tindi ng init ng araw, pwede yon mag-trigger ng stroke sa isang taong matagal na may sakit. Ang tabayanan natin huwag bumagsak kasi 80% ng namamatay sa inatake ay hindi dahil sa atake, kundi bumagsak. Yun naman mga major stroke na pumuputok yung ugat within a few minutes, nawawalan sila ng malay eh. Kailangan lang na madala sa ospital. Si Tatay Arturo, maswerteng nakaligtas! Nung magising ako, doon ako sa hospital. Sabi ng asawa ko, yan ang naghatid. Salamat anak ha, salamat sabi ko. Mabuti na lang daw at may hulog ng langit na nag-alok sa kanila ng tulong. Malaking pasasalamat ko. Kasi kung wala sila, baka wala na akong asawa. Matapos ang 3 araw na pagkaka-confine sa ospital, si Tatay Arturo lumabas na nitong Webes. Nung bago sila umalis, dumukot pa siya ng pera. 3,000 plus, inabot niya sa misis. Bihira yon, bihira. Ay! Matapos mabalita ang nakalabas na ng ospital si Tatay Arturo, tung Biyernes, dinalaw siya ni Mewo. Wala ka pa? Wala na sana ako kung wala ka pa. Salamat talaga, salamat. Bahagi ka ng buhay. Ang hindi alam ni Mewo, siya pala ang masusurpresa. Ayun oh, sobrang masaya to. Sa aming pagbabalik! Dahil sa pagiging maagap ni Mewo, ang estrangherong naabutan niyang na-stroke sa Cavite na si Tatay Arturo. Natake, oh! Tabi mo!
na iligtas niya sa tiyak na kamatayan. Itong taon ito maging bahagi sa buhay ko na ito. Makakatulong siya na magkaroon ako ng pangalawang buhay. Gayunman, sa kabila nito, si Mewo, hindi pa rin nakaligtas sa mga pambabatikos. Kaya may nagsasabi, bakit mo binidyo? Eh, hindi ko binidyo. Naka-live talaga ako. Kahit i-check nila yung page ko, araw-araw ako naka-live. Sa totoo lang, hindi ako nakapag-ask na personal o message kasi hindi naman kami magkakilala. Asawa ko yung nagpilit sa akin, i-re-upload mo to motivate others. Ay. Nitong Biyernes, dinalaw ni Mewo si Tatay Arturo. Salamat, salamat. Wala na sana ako kung wala ka pa. Kailan ang tatay ko kaya? Pwede ba? Pwede. Pwede. Welcome na welcome. Welcome na maging anak. Bahagi ka ng... Salamat po. Teka, nakita ko kasi... Teka, may pupunta lang ako. Ano? Okay ba? Susuot mo. Yun. Lang. Hindi ko nagawa sa tatay ko yan, kaya alam ko masaya yun, proud yun. Kaya alagaan niyo buhay niyo ha. Tatay, dinrawing ko kayo, biglaan lang po ito ha. Pagaling sa iyo anak, okay. Talagang iingatan. Mukhang mas guwapo ako dito. In-edit ko po kayo. Ayun oh. Oh ha? Dalawa na. Oo. Oh. Mm. Ayos? Gawa mo na ito. Oo, oh, in-edit ko po yan. Ang hindi alam ni Mewo, ang pamilya ni Tatay Arturo may inihandang sorpresa sa kanya. Ikita mo na ito. Ay, salamat po. Ay, yun oh. Isang litrato kung saan kasama na niya ang namayapa niyang ama. Masaya to. Sobrang masaya to. Ay, ito eh. Ano lang po to ha? Konting grocery. Dapat ako nga ang mag... Ah, wala ko yun. Buong pusong binigay, tatanggapin ko. Basta, ito, tinuturi ko na itong anak ko. Buong puso akong nagpapasalamat sa lahat ng tumulong sa akin. Hindi man nailigtas ni Mewo ang kanyang ama noon. Tabi mo! Sa isang estranghero, nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon, ang taus-pusong pagmamalasakit sa kapwa. Tunay ngang walang kinikilala. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.